Nagtapos na ngayong araw naman ang Baligatan Exercises 2024 sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Tiniyak naman ng Department of National Defense na magkakaroon ng full-scale battle simulation para sa Baligatan sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Ang makasaysayang multilateral maritime exercise na lumabas sa 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Iba't ibang live fire exercise, tampok ang malalakas na armas, kabilang na ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Amerika sa Palawan. Pagpigil sa tangkang pananakop sa isang counter-landing exercise sa Lawag, Ilocos Norte. At ang matagumpay na pagpapalubog sa target na barko gamit ang iba't ibang missile at bombang pinaputok mula sa naval, aerial at ground assets ng Amerika at Pilipinas sa Maritime Strike Exercise. Ilan lang ito sa naging highlights ng higit 2 linggong pagsasanay sa pagitan ng mga tropang Amerikano at Pilipino kasama ang iba pang mga bansa na kalahok. Ngayong araw, nagtapos na ang Balikatan Exercises 2024 kung saan idinaos sa Camp Aguinaldo ang closing ceremony. Kasabay naman ito ay ang paghahanda para sa Balikatan 2025. Asahan na mas magiging malaki ang Balikatan sa susunod na taon kung saan kaagad sisimulan ang mga paghahanda para rito. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., magkakaroon ng full-scale battle simulation alinsunod sa nais ng Pangulo. He extends his congratulations to both armed forces and all those who participated for the successful conduct of this year's exercise. And he looks forward to next year's exercise, which will be the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible, with safety in mind. The full battlefield test would mean a more demanding exercise. The challenges as the exercise will be more elevated. It would require a better force integration, an integration that would be seamless. I believe that next year's exercise would be more complex. I was told that starting this afternoon, they will already start the planning process for next year's Balikatan exercise. Sa tulong naman ng Balikatan, mas handa na raw ang bansa sa pagbabantay at pagtatanggol ng sariling teritoryo, habang malaki rin ang papel nito sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. In order to fulfill our responsibilities under the Mutual Defense Treaty, we must train so that we are always ready. Balikatan 24 has directly built warfighting readiness for all. It has enhanced tactics, techniques, and procedures across a wide range of military operations. Samantala, suportado naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang panawagan ni Defense Secretary Teodoro sa paghahain ng legal na hakbang laban sa mga taga-Chinese embassy na umano'y may hawak ng phone conversation patungkol sa new model agreement sa West Philippine Sea. Sabi ni Anyo, dapat na may katapat na parusa ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon ng Chinese embassy. Dagdag pa ng kalihim, dapat ding palisin na agad sa bansa ang mga nasa likod nito dahil sa paglabag sa batas ng Pilipinas at Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ang AFP muli ring iginiit na hindi na dapat patulan ang issue. Wala rin gumugulong na investigasyon kay AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na kasalukuyang nakalive at inakusahan ng Chinese Embassy na pumayag sa kasunduan. Ang gusto nating i-point out dito is we want to move forward focusing on the real issue at hand. Ang tignan natin, ano ba talaga yung ginagawa ng China whenever we have these legitimate humanitarian missions? Diba? Parang mas dapat yun yung pag-usapan eh. Wag tayong mas sway into this narrative. Lahat na sinasabi nila, I call it part of Marites warfare. Marites warfare. Marites May warfare. Bago po tayong term ngayon. To sow intrigue.
among us Filipinos na tayo ang mag-away-away. And we will be diverted from the true issue, which is China encroaching into our territorial domain in the West Philippine Sea. Nagpahayag din ng suporta ang PMA Makatao Class of 1989 sa Mistanilang si Carlos, na isa-anilang natatanging military officer na may integridad at isang makabayan sa kanyang serbisyo. Huwag din daw kaagad magpaniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.